Nay, pag maikli ang talong, pwede ba siyang tawagin ta-short? Sabi. Ayan. Thank you po. I believe, naniniwala po ako na hindi po siya pwedeng tawagin ta-short. Kasi ang talong ay pinangalanan talaga ito. Maikli man ito, bilog man ito, o mahaba man ito, talong pa rin siya. Parang pangalan natin, pag binigyan tayo ng magulang natin, hindi siya pwedeng palitan. Dahil ito po ay nakasanayan na natin. At ito po yung binigay ng Panginoong may kapal. Yung binigay na pangalan ay bigyan natin kahalagahan. Kaya hindi siya pwedeng tawagin ta-short. Kaya talong talaga siya. And I... Thank you. Kapag ang pusang may siyam na buhay ay namatay, may pasyam din ba siya? Well, I believe, ladies and gentlemen, kung ang pusa ay tinaguri ang may siyam na buhay, at tinatanong dito kung may pang-siyam din ba siya, I believe karapat-lapat po natin gunitain ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw. So binibigyan natin sila ng importansya at halaga sa paggunita ng kanilang mga alaala. That is the reason why meron silang pasyam. Even though that is an animals, the animals has also the right to live, to be care, and of course, to give an special attentions with. Dahil sa pusa po, sometimes, ginagawa po natin siyang taga aliw sa atin. For example, we don't have anything at home and we got home, you are so stressed with the work, meron kang pet na mauuwian, and then pwede mo siyang ikadal and talk to that cat and make that as your best friend. Because at the end of the day, what matter most is the love that you give to that things or person, no matter what it is and how it is. And I thank you very much. Kapag ang onion ba nagsama-sama sa isang lugar, ang tawag ba ay reunion? I believe, ladies and gentlemen, kung ang mga onion ay nagsama-sama, maaari natin ito matawag na reunion. Bakit? Sapagkat, pag sinabi natin reunion, ito ay pagsasama-sama ng isang bagay, pagtitipon-tipon nila para sila magkakasama base sa kung anong klase o anong bagay sila dito sa mundo. And I thank you. Bakit? Kapag nagbawas ka sa CR, flash ang ginagamit, hindi minus. I believe, niniwala po ako na flash ang tinawag sa kanya kasi nga, ito yung pababa para po, sa tingin ko, para po mawala yung mga dumi. Kaya flash ang tinawag sa kanya. And I thank you. So, sa iyong palagay, matatangkad lang ba ang pwedeng dumaan sa toll gate? I believe, ladies and gentlemen, hindi lang po ang matatangkad ang dapat na dumaan sa toll gate, kundi kami rin pong maliliit. Dahil ito po ay daanan ng kahit sino. Yun lamang po, and I thank you. Ang tanong, sa iyong palagay, may tama ba ang mga mali-mali? Alam mo ba yung mali-mali? Yung magugulatin. Yung parang inuulit yung siya sabi. Actually po, I believe, may tama po ba ang mali-mali? Hindi po, wala po siyang tama. Nabibigla lang po sila. Tao lang po tayo at marunong makiramdam. Tama po ba? So kailangan kung may mali-mali, we have to accept the fact that we are all human beings. And I thank you! Ang tanong, kung walang kamay ang mga ibon, then why do birds suddenly appear? Anong oras? I believe kung walang kamay daw yung mga ibon, why the birds suddenly appear? Madlang people, opo, wala pong mga kamay yung mga ibon. Yung appear doon ay yung bigla silang nawawala. Bakit kaya nawawala ang mga ibon? Kasi po, kailangan po nila ng pagkain. Kailangan din po nila na protektahan yung kanilang sarili. Hindi lamang po sa mga kapwa nila ibon, kundi para na rin sa kanilang sarili. That's why the birds suddenly appear. And I thank you! Kapag ang manghuhula ba natutong maghula-hoop,
pwede na siyang tawaging manghuhulahup. I believe, ladies and gentlemen, naniniwala po ako na kung ang isang manghuhula ay matututo na maghulahop ay pwede na siyang tawaging manghuhulahop. Yes, exactly. Kasi po, lahat po tayo katulad ng isang manghuhula ay po pwede na mag-try ng mga bago na bagay for us to learn. Ano po? At maganda rin po ito, pampaliit po ng bewang. Yung shake-shake kang ganon, every morning hanggang tanghali. Then after all, you will realize na nakakapagtingin ka pa o nakakapanghula ka at the same time, nakakapag-hoops ka pa. And that will be all, and I thank you. Kapag lumabas ka ba sa gabi at full moon, mapu-full moon niya ka ba? I believe na kapag lumabas ako sa gabi na mapu-full moon niya ako, hindi naman, of course, dahil meron akong dalang balabal, no? Yung shawl. Kaya hindi ako mapu-full. Shawl? Hindi ako mapupulmo niya. At saka yung pupuntahan ko naman, hindi naman mahangin doon. At saka wala naman diferensya kung gabi o umaga yan. Basta nakaready ang damit mo accordingly sa oras na yon. Kung may shawl ka sa gabi, okay lang. Oh, dagdagan mo pa ng bonnet. And I thank you. Nauuhaw din ba ang mga isda? Sa aking palagay, madlang people, nauuuhaw din ang mga isda. Dahil ako po ay naniniwala na lahat ng nilalang ng Diyos na mga kahit mga hayop, nauuuhaw din, umiinom din. Kahit nakatira sa dagat, kahit sila ay laging na napapaligiran ng tubig, nakakaramdam din sila ng uhaw. Nagugutom nga sila eh. E de for sure, pag nabiliukan sila, gagano na lang sila doon sa tubig, di ba? At naniniwala rin po ako talaga na lahat ng klase, kahit tao yan, kahit hayop na nilalang, ay nagkakaroon din ng ganyang pagkauhaw. Yun lamang po at maraming salamat. And I thank you.